Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo dito sa Fruit Warriors. Kung makikita nyo si Mr. Square, naka-D4 pa at nakasakay dito sa bangkang ataul. Coffin boat guys ni Mihawk kasi nababagalan daw siya mag-travel dito sa karagatan. At papunta tayo ngayon sa Snow Mountain or Snow Island. Dahil kung makikita nyo guys, yung cape ni Mr. Square kulay puti na, white cape, dito siya nakukuha, plus 10% HP and plus 15% strength, activate haki, dalawang hampas, patay agad yung kalaban dito guys. Kasi nasobrahan na sa grind to si Mr. Square, kung makikita nyo, yung sword stat niya 1,490, 10 na lang max na. Yung defense niya, max na. Kinailangan niya lang mag-AFK ng ilang araw dito. Magpapasuntok-suntok lang siya sa kalaban para ma-max yung defense. Habang humihiwa-hiwa para mag-level up yung sword. Astig pala dito guys eh. Meron dito, eto. May elevator. Angas. So, nabanggit nyo nga sa akin, eto, accessory seller. Meron din ditong nagbibenta ng accessory pirate cape. Bili na natin yan. Eto, 15 HP, 10 stamina. Ayun, mas bagay kay Mr. Square. Ang kapa ni Goldie Roger. Eto ba yon? Tapos, nag-explore ako dito. Nakita ko rin to, si Gepo Teacher. Si Opaw. Kawawa naman, panot na, wala pang muka. Nananawagan ako kay Axure. Pakiayos yung mga NPC dito sa game niya. Gepo, bilhin na natin yan. Would you like to learn 100 stamina, 50k belly? Gepo, multiple jumps. Yon, nakakapag-gepo na tayo. Unlimited? Aba, unlimited! Nope. Ay, hindi. Hindi pala, akala ko unlimited. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15 na gepo yung pwedeng gawin. Eh, oo nga pala guys, naka-bomb fruit ako ngayon. Ito palang bomb fruit dito, napakatindi. Merong lipad-lipad oh. Ayan, may flight. Yung skill pala ng bomb fruit dito, parang same sa black fruit. Ayan oh, magtatanim ng bomba. Boom, sabog ang kalaban. Pero yung explosive burst, astig na ito. Ito, dash, sabog, sabay tumbling pabalik. Pero tatlo nga lang skill niya, dalawang offensive, isang flight. Ano pa bang mayroong sikreto dito sa Snow Island? Yun na ba yun? Pero okay na, may gepo na tayo. Please, hindi na tayo masyadong malulunod. Etong yeti na to, dito pala nakukuha to. Etong white cape, no? Nag-grind-grind ako dito kay Yeti Man. Bigla niya na lang binigay itong white cape. Hello, Yeti Man! Tikaman mo to! Boom! Ayan, aray, dumalaban siya. Hindi na tayo mabilis ma-deadball dahil mataas na nga yung defense natin. Sabog! Bomb fruit level up, nice. Pero tara, actually hindi na ako dito nag-grind dahil masyado nang mahina yung kalaban dito. Pero kung matatandaan nyo, meron ditong nagbebenta ng fruit. Pero pangit yung binibenta ng fruit dito, sabi nga nito ni Adventurer. Yung fruit merchant daw sa Desert Island, mas magaganda daw yung binibenta. Dahil dun lang yung may nakukuwang legendary. At alam ko nag-update sila eh. May bagong fruit yata, yung Quake. Pero anyway, meron pa ba ako hindi nakukuha dito sa Snow Island? Sa ngayon, pupunta na tayo sa Desert Island. Sakay-sakay netong coffin boat natin. Napakabilis neto. Desert Island yan. Ang bilis! At astig yung forma niya pag nakasakay dito. Naka-D4 pa. Eto na nga ho, nandito agad tayo sa Desert Island. Okay. Dito sa Desert Island, pag-akit dito, liko lang agad dito, nandun yung nagbibenta ng fruit. Bibili tayo mamaya dito, nakapag-ipon tayo ng maraming belly. Pero dito muna tayo sa taas. Meron din ditong elevator. Pero actually, kahit hindi tayo mag-elevator, eh, no? May gepo tayo, eh, no? Eh, no? Gepo-gepo, at may flight pala tayo. So, no need na mag-elevator. Dito sa taas, nandirito, yung quest giver dito. Laban na natin si Anubis. 110k belly ang reward. Dito sa pinakadulo ng Desert Island, nandirito si Anubis. Parang kamukha ng boss sa King Legacy, guys. At kung makita niyo yung espada niya, nagbibigay siya ng ganyan. Actually, nakakuha ko niyan. Eto, hindi ko na malaya na nakuha ko na tong Night Katana. Kaya nagulat din ako na meron pala ako neto sa inventory ko pag silip ko. Anyway, labanan natin to. World Splitter. Malakas yung damage niyo. Verdant Vengeance at Onyx Outburst. Hanggang ma-deadball. Nice. Nagle-level up lahat ng stat kapag nakakapatay tayo ng boss or quest. So actually, dito na ako nag-grind. Nag-AFK lang ako dito. Dahil mataas na yung defense ko, kahit magdamag ako mag-AFK dito, hindi na nila ako napapatay. Kaya nag-level up ng ganon kataas yung defense at sword ko. Pero kung makikita nyo yung strength, 500 pa lang, mababa pa. Kasi sword yung pinofocus upgrade ko. Anyway, eto pa pala, Nameless Katana. Dito rin to nakukuha, guys. Hindi ko pa na-unlock skill eh. Pero nabibili to dito sa island na.
to. Doon sa mga bahay-bahay, eto, may blacksmith dito nagbebenta na itong nameless katana. 1.6 million belly. Hindi ko pa napapalevel up tong mga sword na to dahil yung Yoro yung finocus upgrade ko eh. Boom! Nameless katana. Katakot-takot yung mga kalaban dito. Naka-Sphinx helmet pa. Ayan o. Sabay-sabay na yan. Nice. Yun lang dito ang layo ng quest giver. Babalik pa tayo dun sa pinaka-dulo. Anyway, testing muna natin tong 1,000 cuts. 1,000 cuts? Anong klaseng posing yan ha? Oh! 1,000 cuts nga talaga. Ang daming slash. Wow! Halos ma-one hit na eh. Nameless katana. Rare lang siya pero malakas ha. Halos ma-one hit niya na oh. Konting mastery na lang, mawa-one hit na natin mga kalaban dito, isang skill lang. Okay guys, eto na, pangalawang skill, Rift Shot. Kamusta naman to? Oh, okay, parang Convander ng Black's Fruit, Rift Shot. Or parang yung skill ng Body Sword. Anyway, medyo familiar or hawig yung skill dito sa Black's Fruit dahil yata si Akshore yata yung may gawa ng laro na to. So yung Rift Shot, yun nga parang Body Sword. Etong 1,000 cuts. I don't know, pero parang sa Convander naman yung 1,000 cuts. Pero parang mas malakas pa yung 1,000 cuts kaysa sa Rift Shot. Sa 1,000 cuts, halos maubos na yung buhay ng kalaban. Pero sa Rift Shot, hindi pa nangalahati yung buhay ng kalaban. Anyway, nakita na nga natin skills ng Nameless Katana. Eto naman, Knight Katana. 4,000 mahigit ang damage kada ampas. 4,200. Nice. Ma-unlock na natin unang skill, Knight Moon. Testing. Ah, okay, yun pala yun. Ayun, grabe, sumasabog. Ito nga yung ginagamit ni Anubis eh, ano, magkamukha ng sword. Pati skill parehas. Ilan damage na ito? Kalahati yung damage. Pero hindi pa to max mastery kasi level 300 yata max mastery ng mga weapons dito. Hali kayo dito, apat. Okay, Night Moon. Nice! Unlock na natin, pangalawang skill ng Night Katana. Yung mga skill na ito talagang panggabi, Night Moon at Night Star. Literal na Night Katana. Ito yata yung gumuguhit ng star. Nakita ko na to dahil ginagamit ni Anubis Boss to eh. Oh my... Ay grabe. Astig! Ang gandang combo ng dalawang skill niya. Dahil mag-i-stay lang sila dun sa bilog. Or sa Night Moon, mag-i-stay lang sila dun sa loob ng Night Moon. Boom! Oh my god! Medyo nakakahilo lang siya dahil yung camera sumusunod sa star. Pati yung camera susunod dyan kay Mr. Square. Ayun, hindi pala nakakahilo. Nakakadito pala. Pero yun nga, good siya. Pang combo, dalawang skill, Night Moon at Night Star. Bam! At actually guys, merong bago. Meron tayo ditong fruit. Epic fruit yata to. Flame fruit. Equip na natin yan. Ayan, hawak-hawak na nga ni Mr. Square. Pero hindi na square yung mukha niya. Ano nangyari? Pwede na tayo maglogia ulit dahil max na yung defense natin. Eat. Flame fruit. Eaten. Flame feast. Wow! Finally, meron tayo matinutinong logia fruit. Kamusta naman? Skill? Walang damage. Ba't nangyari? Ba't walang damage? Baka may ano lang, konting error. Flame feast. Mahina nga yung damage. Mahina yung damage. What? O siguro dahil mahina pa yung fruit stat natin. Yun nga, kailangan natin gumamit ng fruit para tumaas yan. Flame Fist! Boom! Mastery! 44. Unlock na natin pangalawang skill. Flame Pillar. Ano naman to? Oh! Doon pala sa akin mismo yun. Flame Fist! Flame Pillar! Mastery 55, meron na tayong Flame Flight. Ah, mabilis. Mabilis, mabilis. At talagang naging apoy. Nawala si Mr. Square, naging apoy. At yun nga, mabilis yung flight niya in fairness. Level 100, Mastery, Flame Fruit. Ultimate skill niya, Solar Eclipse. Ito na yata yung Fireball Destruction. Oh, yup, Solar Eclipse daw to. Boom! 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 Bakit hangina ng damage? Ano ba yan? Baka nagkamali lang. Nagkamali lang siguro. Isa pa, isa pa. Dito, dito, dito. Oh, mahina talaga damage. Nalungkot ako doon ah. Siguro dahil nga yung fruit stat natin hindi pa 1,500. Pero na-unlock na nga natin lahat ng skills na itong flame fruit. Unang-una, Flame Fist.
1,900 damage. Pangalawa, Flame Pillar. Ayan, daming damage. Pampalipad syempre, Flame Flight. At ultimate skill, Solar Eclipse. At ang masasabi ko, goods naman yung mga effect ng Flame Fruit dito. Pero kaka-update nga lang nila at actually may bagong fruit na dinagdag dito. I don't know kung eto na ba yung pinaka-best na fruit merchant dito. Stage 3 fruit merchant. Pero sige, bibili tayo dito ng fruits. Hopefully, makakuha tayo ng legendary. Yung bagong fruit, Quake Fruit yata yun. Belly muna gagamitin natin. Let's go! Smoke Fruit. Nag-iisa lang yata yung rare fruit dito. Lahat ng nakuha kong rare fruit dito, puro smoke. Isa pa. Nyak Chop Fruit. Diamond Fruit. Ay, Flame Fruit ulit. Yata. Ay, hindi. Magma Fruit. Parang sili. Sili yung itsura. Anyway, tago muna natin yan. Store. Chop Fruit or Diamond Fruit. Pagka green, ganyan eh. Ayan, Chop Fruit. Smoke Fruit. Sigurado. Kulay blue. Yup, smoke fruit talaga pag kulay blue eh. Last one. Smoke fruit. Yan, ang dami nating fruit. Smoke, chop, diamond, diamond, chop, smoke. Uy, smoke boss, spawn in Fallen Island. Ay, si Smoker. Tara guys, puntahan natin yan. Sa Fallen Island, Sky Island yan. Tara, let's go. Malakas sa loob natin dito maglilibot dahil max na yung defense natin. Eto guys, si Smoker, let's go. Ang pagkakaalam ko, isang hampas lang to. Nice. At nakakakuha tayong token. Mag-spawn point na kaya tayo dito. Ayan. Para tuwing mag-spawn, reset lang tayo. Tara, tara, let's. Punta tayo sa Noob Island or sa Rookie Town. Pamigay natin tong fruit na to kasi hindi naman natin to ma-store lahat eh. As of now, dalawa pa lang yung fruit na pwede kong ma-store. Unless bibili tayo ng plus storage. Hey! Sana mga tao? Eto. Smoke fruit. Sa'yo na to. Ayan. Kailangan nila smoke fruit. Para logia type sila. Sa na ibang tao? I give fruit scam Rookie Town. Eto, bigyan natin to si the pro dead gamer. O, kuha na agad o. Bilis! Nice! Ayun, nakuha niya na. Naka-smoke fruit na rin siya. So, wala na yatang may gusto. Drop na lang natin to. Kayo na, bahala dyan sa mga fruit na yan. Yan, tanim nyo para tumubo. Anyway guys, ito na nga muna ulit natin tatapusin ang another Fruit Warriors adventure natin. Sana sa susunod makuha natin yung legendary fruit which is Quake. So maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo, huwag kakalimutan mag-iwan na isang napakalupit na like at syempre mag-subscribe kung bago lang kayo dito at kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na video. At ako ulit si Dralo nagsasabing paalam sa inyo, mga Robloxian. Bye-bye!